So, our next topic is paano kayo magiging part ng company. Okay ba yun? Yes! Paano kayo dito kikita? Okay ba yun? Yes! Our next part pa natin is more on paano makikita at more on pera ng pag-usapan. Okay ba yun? Yes! Kaya kayo muna dito, mga sabihin mo, bakit next, ano, pera-pera? Imunahan ko na kayo next topic na more on pera-pera. Tama ba? Yes! So, ngayon, papakilala ko po sa inyo, yung next po natin yung speaker dito. Ready na ba kayo makilala siya? Yes! So sis, ready na kayo makilala siya? Okay lang ba na i-welcome po natin itong tao to? Yes! Itong tao to po na next speaker po natin, sobrang lumit po nito kasi he is an attorney by profession. Wow! Imagine mo, doing in the business, imagine mo, abogado siya at the same time, full-time in global business. And isa po sa fastest na naging winner's club ng InGlobal, ibig sabihin nun, isa sa mga pinakamabilis na naging milyonaryo na InGlobal kasi of more mga around 2 months lang po, nahihintay yung first million dito sa InGlobal. So hindi ko masyadong kilala siya ng todo-todo kasi I'm sure mas may mapakalala niya sa sarili niya kung nag-talk na siya dito. Ang kailangan ko lang po sa inyo is makinig sa kanya. Okay na ba? Yes! Kasi bakit? Kung na-hit ngayon ganun, tabilis yung success dito sa InGlobal, possible din yung mangyari sa iyo. Yes! Dahil na kapag nakinig ka po sa kanya. Tama? Yes! So, para po sa tao, okay lang ba na bigyan natin isang milyon? Oh! Ang grabe. Ang labit ng energy. Bigyan naman po sa isang milyon! Oh! Namin, congratulations kasi po pag naiintindihan niyo po yung papaliwanag ko, kayo na po yung susunod na milyonaryo ng InGlobal. Sino naman po yung mga nag-invite sa guest? Pwede po ba tumaas ang kamay? Pwede po ba palakpakan natin yung mga nag-invite? Yung mga nag-invite po sa inyo, ang tawag po namin nila ay Guardian Angels. Okay? Dahil kahit hindi mukhang ano din naman niya, nandiyan ko na. Okay, sino po yung mga taong sponsor, yung nagkumbida, yung mga nagbuminit pa, kumaten sa inyo, nagpalo pa, at sila rin yung mga taong nagpakain sa inyo bago kayo po upuwi dyan. Pinakain ba kayo? Hindi pa. Well, anyway, pag naiintindihan nyo ipinaliwanag ko, pagkatapos ng seminar, sigurado ko kayong mga guest ang magpapakain sa kanila bilang pasasalamat. Okay, so kung papakilala, maganda po ito ng InGlobal, ang laging tanong, paano pwedeng magdagdag ng kilo? Maganda po ito ng InGlobal, paano pwedeng magdagdag ng kita? So ang i-discuss po ngayon ay kung paano pwedeng magnegosyo sa InGlobal. In other words, walang ibang lalabas sa aking mga lati, kundi tungkol sa pera. Baliwanag? Yes! Pansinin niyo ang tao walang pera, alis dito, pansinin niyo ang tao may pera. Alis dito, alis doon, hindi mapakalin ng bahay. Tama? Yes. Pero ang tao walang pera, kagigising lang, inaantok na naman. At pag natutunog yan, nakasimangot yan. Hindi naman yung katabi mo kung nakasimangot? So alam na, tara! So magpapakilala muna ako. Ako, ito po yung seminar ha. Kasi ang seminar ay boring, nakakaantok. Ang tawag po namin nila ay opportunity plan presentation. In other words, seminar pa rin. Kasi minsan ayaw na makinig. Pag may diniscuss ng product, ang susunod, hindi na talaga nakikinig. You know why? Kasi ang tingin nila pagkatapos sa seminar, bibentahan. Ako, bibentahan ako niya mamaya. O pangalawa, pagbibentahin, kaya hindi na nakikinig. Magkaliwalagan tayo sa mga panauhin namin. Makikinig po kayo, pag nagka-interest, pwede natin pagtulungan. Pag walang interest, okay lang. So maliwanag tayo, walang commitment. Yes. Pero
magtapat na po tayo sa mga walang interes mamaya. Sa mga walang po interes mamaya, sarado yung pintuan, lahat ng walang interes sa bintana, lalabas. Ayan. Interesado ka na eh. Interesado na. Ulit ko maroon, koma pa rin hanggang ngayon. Nasa ito yung partner. Ewan ko na pag hindi kayo natakot. Okay? So relax lang kayo. Magpapakilala po na ako. Ako po si Atty. Andrew Magturo. Pakiulit nga po. Magturo, hindi magtubo, at hindi rin magtulo. I-spell ko na kasi minsan pa nagsasabi, Atty. Magturo, magturo! Bakit na magagaling, ha? Atty. Andrew, magturo, mapilito ko. Kasi nananalaygay sa dugo namin ang magturo. Naniniwala po ba kayo? Yes! Pag hindi ako nagturo habang ako nabubuhay, isusumpa ako ng aming mga ninuno. Ngayong umanang ito, ituturo ko sa inyo paano pwede yumaman. Yes! Hindi tinuturo sa eskwelahan. Ayumaman! Yes! Ang anong pinagtuturo ko, chemistry, everything, hindi magkakayaman. Hindi ka pagyaman, magaman! Yes! Mga okay ka ba lang na? Okay ka lang? Parang hindi mo ba lang matigil? Nakikita ko ba ako dito? Doble naman ah. Relax! Ang trabaho ko na yan, ang trabaho ko. Wala kang trabaho. Bakit ayaw mo tumili sa akin? Aswang ka na! Lisa, focus, ha? Mata sa mata! Ang lupot ng buhay nyo, no? Ang first name ko po ay Andrew. Pakiulit na. Andrew! Ang first name ko po ay Andrew. Sa mga kalalakihan, you can call me Drew. Sa mga kababaihan, you can call me anytime. Ang middle initial ko po ay M. Kasi po, ang middle name ko, Magaling. Wow. Tawagin ang Atty. Drew, Magaling Magturo. Kasi minsan, di ba pa tayo tumawa? Papatawa lang ako para relax ka eh. Tumatawa na kalabat, karang-harap, ikaw tumatawa, siya ang bukuntahan parang tarasir sa buhay. Relax! Relax! Okay. Kailangan nyo tumawa, kasi pag natatawa kayo, tapos pinipigil mo sa bibig, yung hangin, dito nalabas. So pag-ihirap, tatama! Magkaliwanagan! Okay. Sa mga senior citizen, nakalala na po ang diaper. Kasi talagang umaat ka mong discussion ito, ha? Okay, so isa ko, abogado professional, as a matter of fact, 23 years ako ako abogado. Pakipangitla, 23. 23! Hindi sabihin matagal na ako abogado. Kasi pag naisip ka abogado, abogado yung speaker, abogado yung speaker. Ay, nagpatandaya, malaki ang tiyan, makapangasalanin. Hoy! Batang-bata. Tama! Yeah. 23 years a lawyer. As a matter of fact, alam ko na kung panalo ang kaso eh. Pag may kaso ka, alam ko na kung panalo. Kung talo, sasabihin ko naman talo. O, sabihin ko, parang alam mo, hindi ako paasa, hindi katulad ng ex mo, paasa. So, first 3 years ko po as a lawyer, corporate lawyer po sa Makati. Saan ko po, sa personal o sa picture? Yun din ang aking pinigil. Dapat daw yung bayad dito. Okay. So, 3 taon na corporate lawyer sa Makati. Pag sinabing corporate lawyer, ito yung sangay na pagiging abogado na malaki ang kita. Bakit? Korporasyon ang nagpapasweldo. Hindi nag-ahire ang mga kumpanyang bigatin sa pipitsuking abogado. Dalawa ang qualifications ng corporate lawyer. Number one, dapat matalino ka. Natural, kumpanya ipagtatanggol mo, dapat matalino. And number two, itong pinakamahirap, dapat guwapo ka. Para kayo yung maniwala. Ang maniwala ha. 3 taon ko, mataas ang sweldo, pero malungkot. Kasi kaliwang kanan, harap likod, puro libro. Pag kinakausap ko yung libro, ayaw sumagot. Kaya pag kinausap ko kayo, sumagot kayo kasi hindi naman kayo. Buti na nagwala. 3 taong corporate lawyer sa Makati, after 3 years, lumipat ako sa isang mas malaking kumpanya. 9 years naman ako. I used to be the corporate lawyer ni Manny Villar sa kanyang real estate company.
Same qualification. Same qualification. Dapat matalino at kapag-kapag. Number two, na pinakamayaman sa buong Pilipinas. Nagsama-sama pa yung mga siblings. Last time, hati-hati yun. Ngayon, pinagsama-sama parang number one. Na? Hey. Yes. Ano kausap ako? Para mga kaluluwang naghahanap ng mga punto nito kung ito. Oh. 9 years! Ay, harap. Dito sa ano. 3 plus 9, 12 years. Na corporate lawyer. After 12 years, may nangyari. May nangyari ka kaya? No. October 2008, nag-retire po ako as a corporator kasi gusto ko yung mama niya. Pero a month before, September 2008, may nag-invite sa amin. Birthday party. Birthday party, 7 o'clock. At dahil birthday party po yan, 5:30 pa na po ng hapon. Nandun ako. Bakit kailan patay guto? Ano ka patay guto ba dito? Kahit ininay nyo, alatang-alata. 5:30 punta ako. 5:30, 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock. Wala pa kailan. 7:30, 8 o'clock, pinagdidiliman ako sa guto. Wala pa kailan. Imbis na ilabas yung pinggan, ang nilabas ng barkada namin, whiteboard. May magpapaliwanag daw ng isang network. E di, paliwanag na ako na isang tanong. Sinabi may seminar, hindi ako pupunta. Pero dahil sinabi may kainan, pumunta ako ang ako ko pa at hindi pa ako nag-gabihan pa. Nung alam ko may seminar, gusto ko na umuwi. Kaya lang pumatrapik, bumaba, malakas ang ulan. Pag umuwi ako sa bahay, aabutin po ako ng 2 hours para makakain. Pero sabi ng barkada namin, kormando sa ganito naman seminar, 30 minutes, pagkatapos din naman, kakain din naman tayo. So yun ang pinakamahirap na desisyon sa buong buhay ko, ang mamili ng 30 minutes o 2 hours. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano po yung pipiliin nyo, 30 minutes o 2 hours? 30 minutes! Patay, 2 minutes. Walang 2 na. Yeah, among speakers, dalawa lang ang kinakasaya niyan. Number one, panapakan mo sila. O number two, bayaran mo sila. Ang pipiliin nyo. Ako po, bayaran nyo na lang po. Ako. So, gusto ko lang umuwi. Kaya 30 minutes, pinakinggan mo yung seminar. Pinakinggan ko yung seminar, 30 minutes lang. At dahil matalino akong tao, naiintindihan ko yung pinaliwanag. Matalino ako eh. Matalino ako. Matalino akong tao, naiintindihan ko yung pinaliwanag kung ano yung network marketing. At dahil naiintindihan ko, isa lang ang maliwanag na conclusion. Saan ang maliwanag na conclusion ko dito? Manaintindihan ko? Naintindihan ko. Sabi ko, ayaw ko niyan. Bakit ko ayaw sa network marketing? Kasi naiintindihan ko. Maraming tao ayaw sa network marketing, pero pag tinanong naman kung naiintindihan, hindi naman naiintindihan. E ano kayo inaayawan kung hindi naiintindihan? Bungol. Mahihirap. Mapurol ang utak. Sabi ko, ayaw ko niyan kasi bakit? May malalim akong dahilan kung bakit ayaw ko sa network marketing. Number one, malayo ito sa linya ko. Kasi ang linya ko bilang abogado, problemahin ang problema ng iba. Tama? Ma'am, kunwari lang po, may problema kayong legal. Kunwari lang. Tatanungin ko po kita. Meron po ba kayong 250,000 pesos? Meron po ba kayo? Wala. Hindi problema mo na yun. Bakit kung maproblemahin yung problema ni ate, walang 250,000? You know why? Kasi po yun ang minimum na acceptance fee ko. By mere act of accepting your case, dapat magbabayad ka sa akin ng 250,000. May appearance sa pinasampunlibo, 15,000, depending sa location. Kaya big time ang pangarap nyo. Kung wala kang 250,000, pwede kang maghanap ng ibang abogado na mas mura. May 200,000, 150,000, 100,000. May libre ng abogado para sa pa, para mamahihirap. Tama? Public Attorney's Office.
Libre po yun, para sa maralita, tapas lupa, tama. Pero dahil libre, huwag ka lang umasang ipapanalo pa. Oh, ang daming trabaho, bigyan ka ng kato. Tama na, libre na lang. O usado kang usong papanalo, libre na lang, tama? Sabi ko, ayoko na, malayo ko sa rin ako. Bilang, pangalaw, bilang abogado, ayoko na, network marketing, you know why? Kasi may yung evidence eh. May nasaksak, may napatay, walang testigo, walang ebidensya, may makukulong? Wala. Wala, kasi walang ebidensya. Siyempre, wala kasi network marketing, ebidensya ang hinarap ko. Sabi nila, marami ito yung maman, kasas ko, ako pa. Ilang dolar ako, gusto pa kaya kanya naman ng ganyan? Ah, saan? Nahirap pa kayo sa akin. Pag ngayon, pakita mo kay ebidensya, wala ba ipakita nung gabi? Wala mo kailan naman. So ayaw ko. Inanawin, hindi ako kumbisido. Pero kasama ko yung kasama ko. Yung kasama ko, gusto niya. Pero ayaw ko. Ayaw ko, gusto niya. Sa sino na susunod sa bahay? Magtapatan. Lalaki o bahay? Lalaki, tama? Ba? Lalaki o bahay? Lalaki dapat. Lalaki dapat. Ano ba dapat? Lalaki. 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 Abang ng talay. 2-0. Pareho lalaki. Yung isa lang may dapat. Sino ang susunod sa bahay? Hindi kayo pinatanong talaga. Ala sa pala ito mga pinamahal ko ng galing kayo ito. Lalaki o babae? Lalaki. Sa lipunan, ang nasusunod yung kalalakihan, dapat lalaki. Ayaw ko, gusto niya, itisunod lang kayong asawa ko. Kasi yung asawa ko po ay isang judge. Tama-tama nga po. May kasabihan po tayo, for every woman success, there's a man behind. Ako yun. Basta mga nila nakakalang, ang nag-aapot ng judge sa buong Pilipinas ay presidente ng Pilipinas. Ganun namin presidente lang. Tapos ito, justice, the Supreme Court. Ninong namin sa kasal. Di ka atin ang masarap. Di ka atin ang masarap. Ito sa parang ito sa mga ulo nito. So maliwanag ang setup sa bahay, kung gusto mag-networking, bahala ka, ako ayaw ko. Kasi alam mo bakit? Ayaw ko? Nabibiyantuhan ako sa mga ganito. Bakit? Isipin mo gabi, hindi na ng good morning. Dito-dito ako, ano ba talaga? Araw pa ako gabi. Ano good morning ang batian? Ayaw ko! Tapos sa mga tao, nabibiyantuhan, tawa ng tawa, kakata. Tawa ng grabe, dahil nakita. Sabi ko, tawa mga tao, mga tukyot, tiskulay! Ayaw ko na, ayaw ko na. So pinapatuloy ng asawa ko, bahala ka. Maraming pumupunta sa bahay, yun ang naging dahilan, at sobrang dami ng tao sa bahay. Taga Quezon City po kami, ang nag-u-group ng asawa ko, forma taga-provincia. Umaatin ng seminar at training sa Ortigas, mga alas 2:30, alas 3 na sa bahay. Pero dahil alam kong puyat at pagod matutulog yan, pero pagdating sa bahay, hindi natutulog. Bakit? Nagpapalakpakan pa rin. So ito, mga ali ko, mga pamamang pamilya, mga dumating ang mga linggo buwan, kami talaga sila makitindihan. Dumating ang mga linggo buwan, pati nanay at tatay ko lang yung palakpak. Mag-isa na lang ako. Sabi ko pala, mag-isa lang ang palakpak dito. Kaya na po, after 2 years, pakiulit ka, Helen? 2 years! After 2 years, may nangyari po. Sabi ng asawa ko, ipagpanayan mo ako sa Ortigas, may bibili tayong product. Dahil masunod yung akong asawa, pinagmaneho ko yung asawa ko. Kaya siyempre, dahil ako yung matigas sa ulo, pag sinabi maneho, maneho. Pag abogado ko usap ko, kung ano pinag-usapan, gano'n na tama. Kung maneho, maneho lang, nandok sa parking. Bakit? Tapos sa maneho eh. Pero nakita ng asawa ko na parang hindi ako aangal sa base, pinilang yung credit card ko. Pero ng credit card mo, bibili tayo ng product. Sabi ko, itong credit card ko. Sabi sa akin, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, bakit? Pag credit card, may pipirmahan. Hindi ba may pipirmahan? Ay, hindi mo na naman alam, marami na pipirmahan. Sabi ko, akin na, aakit ako. Pag aket ko, pipirma na ako. Sabi ko, hindi pa tayo nakapipirma. Mahaba ang pila. Dapat, ang bagal mo magmaneho, nasisipa ako eh. Ang bagal mo maneho, nasa likod tayo, maghihintay tayo niya. At habang naghihintay ka, makinig ko muna ng seminar. Sabi ko, medyo nagdududa na ako. Amoy set up ang damon na mo. Pagpunta ko sa seminar room, hindi ko maisara, hindi ko mabuksan.
punong-puno ng tao. Pero pag swimming pool, pare-pareho naman pinagagawa. Ano ginagawa? Napapalapangan din. Tapos ano sinasabi ng speaker? Sinusunod ng audience? Sabi ko, ay, itong pinong ng pool to. Ano na ako sa likod? Tatanda ko, nasa likod ako, nasa bandang gitna. Napapaupo ko sa bandang gitna. Napapaupo ko sa bandang gitna, nasa rapan. Tapos sumobran naman. Sumobran naman. Napapaupo ko dyan. Tapos nung nakaupo na ako sa rapan, medyo naintindihan ko kung ano network marketing. Nung naintindihan ko naman, sumobran naman. Bakit? Nakatayo pa ako ngayon. Ako pang taga-kaliwana. Isang po sa mga lessons na natutunan ko sa network marketing, ano po yun? You cannot escape your destiny. Pag may nakatakla sa'yo si Lord, wala ka na magagawa. Actually po, para po sa mga panauhin namin, even the distributors already, yung pagkakaupo niyo po ngayon dahil hindi po yan aksidente. Yung pagkakaupo niyo po dyan is part of God's mysterious design. Na ano, ano? Araw-araw nag-dagisay ka, ano dasal mo magkamayroon ka ng maganda kalusugan? Ano dasal mo magkamayroon ka ng dagdag kita? Ano dasal mo gusto mong kumita ng malaki? Ano gusto mo yumaman? Ano gusto mo? Gusto mo makatulong sa magulang? Ano dasal mo mayroon kang kamag-anak sa abroad o asawa sa abroad na gusto mo nang pauwiin? Pero walang choice, kailangan na nasa abroad. Dasal ka ng dasal. Tapos may nag-invite sa'yo sa AIM Global. Ladies and gentlemen, ang dasal niyo po ay unti-unti na sinasagot ni Lord sa pamamagitan ng alawa. Kay Lord, you know why? Yung ibang tao, makikita po nila ang AIM Global after 2 years. Yung ibang tao, makikita nila ang AIM Global after 5 years. Yung iba after 10 years. Yung iba, they will never see AIM Global. Pero bakit ikaw mapuntahan tangin nandiyan, nakaupo? Kasi baka sa'yo na para, hindi inimbita yung nanay mo, hindi inimbita yung anak mo, hindi inimbita yung asawa mo, ikaw ang inimbita, kasi ikaw po ang nakatakda na pupuntong sa kahirapan ng pamilya mo. Diba? Yung kahirapan mo, saling-lahing kahirapan na eh. Pinapakita ito sa'yo, para sa'yo na magsisimula ang saling-lahing magandang buhay sa pamamagitan ng AIM Global. Sabuti na kayo, nakita na lang AIM Global eh. Ako nga, after 10 years ko pa nakita AIM Global. Diba? Tapos, ano ka pa dyan? Adapti ka pa dyan? Okay? So, January 2019, sumali po kami sa AIM Global. Diba? Bago pa lang po, ngayon po ay September. So more or less, 8 months pa lang po kami sa AIM Global. 8 months pa lang po kami sa AIM Global. After 2 weeks of joining AIM Global, naging Gold Executive Award po ako. After 2 weeks lang ha, and I was able to create 39 Silver Executive Awardees under my team. And after 2 months of doing AIM Global part-time, I earned my first million. Wow. Second quarter po ng AIM Global, naging top 49 po ako sa second quarter. Nung first quarter po, top 9 po ako ng AIM Global. So, ganun po ba? Okay? So, pag-usapan natin, kwentuhan lang to. Napakadali ko po magpaliwanag. Kung bukas po yung isipan nyo, basta po nyo maiintindihan to. Kung sarado yung isipan nyo, kahit na tumambling ako, kahit na tumambling, hindi ko maiintindihan. Kasi sarado yung isipan mo eh. You will try to reject what I'm designing. Tama? Oo. Ang tanong ko naman is, sino ba naman ang kailangan ng extra income? Diba? Tsura nyo nga eh. Diba dapat ako, kung meron taong kailangan ng extra income, diba dapat ako? Diba? Kaya tinutulungan ko na kayo magpaliwanag eh. Kasi baka may matikas pa ulo nyo eh. Ako, ano ba naman yan? Baka mga tao dyan, mga desperado, mga wala natin mapunta. Ano, desperado? Ugado ka nandito. Isa, patatali-taliwan nyo, wala naman, tama? Katabi mo, ha? Ano ba yun, ha? Huwag ka na katika sa ulo, makinig ka. Hindi ba naman kasalin, ha? Tikas pa rin ang ulo. Purong sulong eh. Lagi ang tanong nga sa akin eh, Tony, bakit ka mabilis? Ang tanong mo naman, bakit naman kayo mabagal? Diba? Alam naman na ikakayaman niyo ang AIM Global. Ako, ang lagi ko dito, parang galing ako sa probinsya, nakabisado ko ang Ortigas. Nung nanggaling ako sa probinsya, pumunta ako sa Ortigas, kabisado ko na. Di iba kasi, bagong santa. Kaya ang bagal, nalaman mo ba talaga ako dito? Parang hindi naman, parang ang itsura man nalipit sa akin, parang ewan-ewan din. Kayaman ka dito? Big 10 ang AIM Global? Yeah.
Pupunta pa ako dito kung hindi lumintan. Pag-isip na kayo, madali ko sa inyo, ha? Maraming naging sari-sari store, sari-sari store na. Hawak ang garapon, tama? So, walang umangan. Handa yun, mga top 10 na umangan sa buong Pilipinas, lahat sila negosyante. Yes. Ibig sabihin, pag in global ka, nag-negosyo tayo, ikaw na ang susunod na yayaman. Bye-bye! Yes. Hindi pala na na-edit. Okay, okay. Dito na nila naman. A little background of the marketing plan. Ito yung background ng marketing plan ng Inglobal. Dalawang pamamaraan para madali makilala ang isang produkto. Unang pamamaraan para madali makilala ang produkto, number one, advertisement. Kukuha ka ng mga sikat na artista, ipapalabas sa TV. Pag sikat yung artista na kinuha mo, makikilala yung produkto. Like for example, yung Jollibee. Nung mapasikat pa lang ang Jollibee, hindi pa masyado kilala ang Jollibee, ang kinuhang endorse nila si Agamula. Dahil sikat na sikat si Agamula, nakilala ang Jollibee. Nadala ni Agamula. Naintindihan? Yes. Okay. TV mo, oh. Kakagat lang ng chicken guy, nakilala lang yung Jollibee. Pero kaya sir, kakagat lang ng chicken guy. Parang kamay ko pa lang sir, brown out. Kasi hindi kami kasing guwapo namin, yung tago ko lang, tama. Nakita mo, Sharon Cuneta, McDonald's, di ba, by Jessica, John Lloyd. Nakita mo, yung mga bagong products ang kinukuha, mga sikat na endorsers para madali makilala ang produkto. Maliwanag, yes. Mas mahal lang ang produkto yung dumaan sa advertisement. Why? May tinatawag na channel of distribution. From manufacturer, yung produkto dadali sa distributor, gagawa na sa damakmak na advertisement. Million na ito. 30 seconds sa TV, million na. Wholesaler, retailer, consumer. Kung yun sa shave and shampoo, nabibili mo sa suking tindahan na 6 pesos per sachet. Piso lang po ang cost niyan. Piso lang, pero dahil tinaas sa distributor, gumawa na sa damakmak na advertisement, nilugay lang pantay, naniwala ka kahit kiraray ang buhok mo. Ano para po ang advertisement? Yung piso, pagdating sa'yo, 6 na piso. That's the power of advertisement. Naiintindihan nyo, ha? Yes! Para masyado nyo makintindihan, bigyan ko ng complete example. Advertisement, for example. Derek Ramsey,
Piero Pascual and Chris Concepcion for Century 2 na. Tanong, sikat na sikat pa mga artista? Yes! Sikat! Ano, bakit? Sabihin nila, pumayang na Century 2 na, gaganda ang katawan, di ba? Babata pa ako. Oh, kung sila tatlo kaya, kung sila tatlo kaya ang endorsers ng C24/7, nabibili ba C24/7? Yes! Nabibili kasi mga sikat ang artista. Kaya lang pag kumita ang C24/7 ng AIM Global, kumita because of them, wala ka. Sila lang. Tama naman ako, may pang-apat yan. Tama, o. Sila tatlo. Kung sila tatlo ang endorsers ng C24/7, kikita. Balik tayo naman natin. Ako naman kaya ang endorser ng C24/7 na mabibili ba? Yes! Relax, kalma. Sabi, ano nakakatawa? Sabi ng, listen, ang pangalawang pamamaraan para madaling makilala ang isang produkto ay yung multi-level marketing. Huwag masyadong tumili. Okay? Sa mga lang, kayo po may Facebook Live, yung po nasa abroad. So, besides nyo na lang yung mga nasa abroad, kaway-kaway po. Huwag nyo po kalimutan na ilagay po kung nasaan lugar kayo. Alam po ang ginagawa nyo. Tanongin nyo yung favorite color. Yan! Relax. Sabi, ang pangalawang pamamaraan ay multi-level marketing. Pakiulit nga. Multi-level marketing. Ang multi-level marketing po ay word of mouth business. Magkikwento nga. Attorney, parang bago yung word of mouth. Hindi, matagal ka nang nagkikwento. Matagal ka nang engage sa word of mouth. Okay, example, para mas maintindihan mo. Kunwari lang. Kunwari na palood niyo po si John Lloyd. Nanonood ka ng TV? Alam mo na may TV na. Magtsura ko. Oh. Mahina. Ang mabilis. Pero, talaga naman. Eh! Hindi ka, focus! Napanood niyo si John Lloyd sa Bio Jessic. Commercial. Sabi ni John Lloyd, Bio Jessic para sa sakit ng ulo. Ingat. Hindi mo napansin? Tayo ka ng ako, tapos patingatin ka. Ah, may dilawan man na. Eh. So, bakit po yung ulo mo? Ano yung unang nasa isip mo na bibili na gamot sa sakit ng ulo? Ay, napanood mo si John Lloyd sa Bayan Jesse. Ano po nga sa isip niya bibili na gamot sa sakit ng ulo? Bayan Jesse. That's the power of advertisement. Bumili po kayo ng Bayan Jesse. Bumili po yung sakit ng ulo mo. Yung kaibigan mo nagtanong sa'yo, Jesse, ang sakit din ng ulo ko. Anong pwede mong gamot na i-recommenda? Bumalik ka sa Bayan Jesse. Nagtatanong ngayon ng gamot na i-recommenda mo. Ano na-recommenda mo sa kanya? Bayan Jesse. Bumili ng Bayan Jesse, tanong, ikaw na nagkwento sa kanya ng Bio-Gesic. May komisyon ko ba sa may-ari ng Bio-Gesic? Nakita mo, matagal mo nang ginagawa eh! Kumain ka sa restaurant. Sobrang sarap na ikwento mo. Ang pinagkwento mo, tumulo ang lapay. Patay ko ito eh. Kumain sa restaurant. Bilihan na ako, masarap ko sa bakong buka sa restaurant. Kumain naman ito. Ikaw ang nagkwento ah, tanong. Nung kumain pa siya, may komisyon pa ba sa may-ari ng restaurant? Wala. Situation number two. Nanood ka ng sine. So, sobrang maganda ng sine na ikwento mo. Isa, mas maganda pa yung kwento mo sa sine. Nanood ng sine. Ikaw na nagkwento. May komisyon ka ba sa may-ari ng sine? Wala. Nakita niyo, matagal yung ginagawa. Anong bago? Anong bago? Anong bago? Walang bago! Matagal mo lang ginagawa eh! Tinawin mo na sa AIM Global! Tama. Bakit? Bakit yung produkto eh! Ang multi-level marketing po, for your information, ay 4-year course. Doon sa amin sa Canada. Wow. 2-year certificate course in Chicago, Illinois, and sa University of Massachusetts. Dito sa Pilipinas, tinuturo sa De La Salle University. 3 unit subject ang multi-level marketing and direct selling. Hindi mo alam kasi hindi ka graduate ng De La Salle. Tinuturo sa UP ang multi-level marketing 6-week crash course sa Asian Institute of Management. Ito yung mga para ng mga CEO at presidente ng kumpanya. Pinag-aaralan na!
Nega-nega nga ba? Ewan. Lumanan? Yes. Mas mura ang produkto na lumaan sa multi-level marketing. Why? From manufacturer, dadali sa owner and distributor, then sa consumer, mas mura kasi maraming nawala. Nawala ang retailer. Nawala ang wholesaler. Nawala ang advertisement, kaya mura. Nakatipid. Di walang advertisement, walang endorser. Ikaw na ngayon ang endorser. Nakitihan nyo? Yes! Ikaw na Pascual. Ikaw na si Anfortis, si Bea Alonso. Ikaw na si Angel Oxin. Di ba ikaw na si Bob Navarro? Ikaw na si Aling Dunisha. Ikaw na. Kung endorser ka, pala, sa akin, bilhin natin nila. Bakit ba sa akin maging endorser? Yes. Yes. Si Derek Ramsey, kunti na lang, hindi na magkakaroon ng in-global ng Derek Ramsey. Why? Kunti na lang ang impresya. Kunti na kahubad yan, kunti na lang, kunti na lang. Masaya ka sa presentation ko? Yes! O, kung guest ka, bumili ka doon ng bakit. Yes! Parami dito bumili, pag ano, bumili ng pito. Sabi mo sa mga, bakit ka bumili yan? Ano yan? Oh! Hindi ko na tayo tanong. Hindi ko na tayo tanong. Hindi ko na tayo tanong. Kasi ako nag-hypnotize ng tao. Ayun ko siyang tao. Pag nakita ng mata, meron kong black magic. Pag nagkaginginan tayo? Sampo. Ito na, mangyayari na. Okay. Tanong yun, seryoso tayo. Gastusin niyo po ba ang sumusunod? Number one, kuryente, gastusin ba? Yes! Kung nakikita ka lang sa kuryente ng kapitbahay, deliver connection ka din, makakarapin. Number two, pagkain, gastusin ba? Yes! Kung nakikiamon ka lang sa pagkain ng kapitbahay, manang, anong ano ninyong ulam, sinigang, mga anak, amulin ng sinigang, tapos ako tulog na. Okay, tubig, gastusin? Yes! Cellphone load, gastusin? Yes! Pamasahe, gastusin? Yes! Mahilig kang mag 1-2-3 na lang. Gamot, gastusin, gani sa bahay. And last, may utak ka ba? Yes! Okay, tanong. Ang mga gastusin ko ba napanggit, tumataas ba ito ngayon o bumababa? Tumataas! Hindi lang ako magpaliwanag eh. Tumataas! Kaya lang ang tanong, kung tumataas ang gastusin, saan mo kinukuha ang mga gastusin? Sa sweldo o kita sa negosyo? Saan? Tanong, saan pagbaba ang sweldo? Saan pagbaba ang kita sa negosyo? Ang Pilipino nagtataasan ng gastusin, nagbabawas ng kita. Yung iba nagtataasan ng gastusin, ayaw magdagdag ng kita. Hindi ko na maintindihan kung bakit. Kaya talagin mo sa lahat, sino ba naman ang ayaw ng extra income? Mapili lang talaga kung saan pupunta ng extra income. Tamad kasi. Kaya ang sigaw ng bayan, gutomin niyang tamad. Oo! Okay. O sa in-global, pwede kang magdagdag ng kita sa in-global. Pwede ka eh. Dito kukunin eh. Part-time. Katulad kong part-time. Oh, magkano pwede mo kita eh? Tanong, gusto mo ba ito? Oh, bago tayo sumunod. Oh, gusto ba? Mga 50,000 pesos monthly after 6 months? Yes! Gusto mo ba? Yes! Kaya nga mag-indiado ka dito, 10,000, 15,000, madali ka mag-design eh. Kasi bakit pwede mo kita after 6 months eh? Kasi maayos lang ang plano. Oh, number 2, gusto mo ba yung sarili ko at yun? Yes! After 1 year? Yes! At ngayon, tagal na mo 1 year. Ang tagal mo na nga sa trabaho, wala ka pa rin kotse niya eh. Mas pwede ka sa inyo ko na. Eh, ay nako, Diyos ko! Sa akin New York mo matika sa ulo. After 5 years, may sarili bahay. Yes! O kahit hindi ka 5 years, kahit 10 years na lang. Ano ba naman yun? Pag nagtatrabaho mo ngayon, hindi ko maisip. Boss ha, after 10 years, may bahay ako ha. Walang ganun! Sa inyo ko ang pwede! O ano pa, oh? Maraming oras sa pamilya, marami sa labas, abogado, malaki ang kita, pero less ang oras sa pamilya. Kasi ang daming trabaho eh. Yun na marami, nabibili mo yung gusto mo. Gusto mo ba yun? Nabibili mo yung gusto mo? Yes! Yung pag nasa grocery ka, dapat ka rin dapat po. Dapat gusto ko ito eh. Gusto ko ito eh. Gusto ko ito. Pag may hug, huwag niya, grocery. Gusto ko. Kulang ka eh. O dapat yung sa counter, ang dami natin nila. Kasi kulang mo sa budget. O
Pag kumakain ka ba sa restaurant, kanan muna, presyo muna bago makaliwa. Kanin na naman, pabihira. Diba? Let's be practical. Kailangan natin ng dagdag kita. Ano ba naman kaya ng dagdag kita? Mayaman kayo kasi sa akin? Hindi nila ako, mamatay kayo sa mundo. Okay, o pwedeng magdagdag ng kita sa Engloban. Mga magkano? Baka 20,000 pesos per day. Ay, grabe. Pwede na? 20,000? Pwede. Pwede na? Ikaw, gusto mo? Ayaw ha? Anong trabaho mo? CR. CR? Ano CR? Ano? Hey, ano? CI, Credit Investigator. Tama. Ay, magkano siya ito? 10K a month. 10K a month? Minimum? Yang ganda mong yan! Yang ganda mong yan! 10,000 as CI, tapos 10,000 in Loban. May package na worth 12,980. May package na 3,999 lang. May package na 6,980 lang. O mamimili ka. Anong gusto mo dyan? Gusto mo yung pang BMP 3,999 o 6,980 o 12,980? Mamimili ka. Anong kaya mo dito? Alam dyan sa tatlo na yan, ang tingin mo medyo mas malapit sa'yo sa puso mo. Alam dyan ang kaya mo? 3,000. Alam na? 3,000. Ilang kaya mo? Sige, pwede na. Dala mo ngayon. May kaya mo ngayon ka. May kaya mo na. Meron. O, sumpente yan. O, sige. Lagay mo rin dyan. Pero, i-discuss ko lang muna. Yun nasa gitna. May mataas, may baba. Doon muna ako sa gitna. Okay. Pero okay na yun. Tingnan nga sa'yo. Okay. 6,980. Tanongin ko nga kayo. Malaki maliit? Sige, malaki maliit? Ba't tayo yung sumagot? Kung ito ang kapalit ay ballpen, malaki ito, tama? Yes! Pero kung ang kapalit nito ay dagdag kita na 50,000 kotse at bahay, tanong, malaki maliit? Maliit! Hindi nagbago ang presyo, pero nagbago ka ng paningin, depende sa kapalit. Yes! That's the reason why sa AIM Global, pag ito ang puhunan mo, pwedeng malaki ang kita ng hanggapin mo. Meron ay? Okay! Pag bumili ka ng package, makilit!
Pag bumili ka ng package na worth 6,980, meron ka rin na 3,999, ang kaya mo lang. Ang product na makukuha mo doon ay 4,300 pesos. Okay. Dito, pag 6,980, pwede ka makakuha ng product na worth 14,700. Wow. Ito pala, kasi benefits. Okay, sabihin na natin. Pag distributor ka, bumili ka ng package, maraming mga benefits. Isa sa mga benefits doon ay 25 to 50% discount habang buhay. At least sa Englobal may forever. Yes. Pag magpapaanlaw ka ng kasal at may kaso ka sa akin, 25% discount din. Pwede na. Free legal consultation pag Englobal. Pwede na. Gusto nyo bayan? You can't afford me. Maraming produkto na 25% discount, karamihan ng produkto ng AIM Global, nagpapalusog at nagpapaganda. Sabi ni Duterte, pagkatapos nyo rin maubos sa tokhang ang mga adin, ang isusunod na ito tokhang na mga pangit na. Kaya magtago na kayo. Kasi ilan na lang kami matitira dito eh. Bakit? May discrimination sa lipunan eh. Sabi mo sa eskwelaan pa lang. Tingnan nyo sa eskwelaan. Sa eskwelaan pa lang, yung maganda, pinapaupo ng teacher sa harapan ang maganda. Yung pangit sa likod pinapaupuan, katabi pa ng basurahan. Ako nung panahon ko, nasa loob na ako ng basurahan. At ngayon ko lang naintindihan na. Hinahanap ko yung teacher ko. Na, pag absent ang maganda, hinahanap teacher. Nasaan si Maria? Bakit absent? Kasi maganda si Maria. Pag pangit ako absent, hindi hilang ako. Pero pag may umutot, suspect yung pangit absent ka na. Grabe yan! Grabe si Maria! Sa SM pa lang, sa SM, subukan niyo sa Megabon. Sa Megabon pa lang, pag maganda yung pumasok, nakangiti na yung guardia, good morning miss, tuloy po kayo sa SM. Pag pangit ako, pakapaan ka! Pabay ka pa sa aso eh! Pag-apply ka sa SM, tanggap ka, cosmetic department. Pag pangil ka, tanggap ka, stop ka ito. Lolo size 5. 4-3, 4-3, 4-4. Pero pag Jollibee, nag-apply ka sa Jollibee, tanggap ka, kahera ka. Pag pangil ka, tanggap ka sa Jollibee, mascot ka. Ipako ka talaga, tara na. Sa ensa pa lang. Pag naghihintay yung maganda, kahit hindi siya pumara ng busi, hindi ang busa ng busi, ang bait pa ng kumotor, may sakit na po kayo, marami pa pong upuha. Pero kung yung pangit na ako, kahit harangan yung boss. Ako! Sa kasaan ka! Dito ang tapat! Dito ang tapat! Nagkasi! Nagkasi! Sino ka ba yung kumotor? Alam, sige kayo din! Alam, matakbo! Pag sumo kayo maganda, kahit punuan, pinapaupo. Miss, upo na po kayo. Pero pag pangit, kahit nabuntis yan, lahat ng pasahero nagtutulog-tulogan. Pangit, may advantage din kayo. Number one advantage ng pangit, hindi ka mamamatay sa sakit na AIDS. Dahil walang gagawin sa'yo. Number two na advantage ng pangit, kahit pwede kang maglakad na madaling araw. Ang pangit ka, pwede kang maglakad na madaling araw. At pag maganda, maglakad na madaling araw, raping ka sa sakit na palayin ka. Pero pag pangit, nakita ka ng mga rapists, sabi niya, ang kasama natin yan. Safe na safe. Para balita ko, sa October 7, hindi nga nakalita. October 9, sa Laguna. Sa Laguna, ha? Tapos, sa Lunes, sa BCO, Santa Rosa, Laguna ako, nandun ako. Bukas, bakit ka lang malaman? Okay, maraming produkto na 25% discount. Number 2, pag i-distributor ka ng AIM Global, meron ang personal accident insurance, 200,000. Personal accident insurance, 50,000 unprovoked murder. Ibig sabihin, hindi mo ginalit, kaya ka pinatay.
Kumunta ka naman my way, sinasama. Ang kilasa silang gulong, alam mo nakakapatayan? 50,000, ha? 10,000? Yeah, siyempre, binurong ka, 10,000. Malalaman mo talaga kung sino maya, namatay, kung mayaman namatay, mayaman sa pang, sa mahirap. Pag mayaman, konti lang iyan yan. Pag mayaman, pag mahirap ang namatay, ako naglulong pa sa mga magulang. Ah! So alam mo na kung mahirap, tama? Number 10, medical reimbursement. Sabi na kagal ka ng pusa, ayan, reimburse. Kulang pa, aso sa kabilang naman. So kalitin mo ang aso at pusa, nakarit ba? Ay, natin this ko. Number 3, free medical check-up. Pag distributor ka, free medical check-up. Number 4, scholarship certificate. Transferable ba? Tapos na ng kolehiyo, o yung pamangkin mo, anak mo, kaibigan mo, pwede mong iyan na yan, transfer yan. Maraming paaralan na accredited. 30%, 40%, 50%, na maraming mga paaralan. Alam niyo po yung UP Ateneo de Rizal, alam niyo po yun? Yung mga paaralan na hindi kasama kahit kailan man. Umasa ka Ateneo yung nasa standard lang. Paliwanag, sumunod, meron tayong, distributor tracking center, makikita mo yung mga pumapasok sa kaliwa at kanan. Di ba ganyan-ganyan to yun? May username, may password. Kaya sa cellphone, pwede nyo makita yung pumapasok. Madali mo na lang makita doon. Ano pa yan? Malaman ng kaliwa at kanan, sino yung mga tao sa wala. Okay? May KPN cash card. O sa labas, pag nag-apply ka, may rapat ka, dami requirement, disqualified ka. Ayan ang pag-aim mo, pag-distributor ka, pwede ka mag-apply. May sales kit material. Ah, ito pinaka-importante, number 8. Free training seminars. Kasi dito, marami hindi sumasali. Kasi, ako, paano akong sasali yan? Wala akong ano sa ganyang klase negosyo. It's okay, you know why? May libre training and seminar. Yes! Dito, atin na lang ang atin. Diba? Dito, pababaitin ka muna, hindi kaya yaman. Pagkabalat na sa mga distributors, hindi kaya yaman pagpasama ugali mo. Pababaitin ka muna dito. Kaya tignan yung mga nag-invite sa inyo, ang bait-bait na. Sige, nabutin ko na. Sige, nabutin ko na. Pababait na. Kaya sa pinabait na namin yan. And number 9, business opportunity. Dito pwede mag... Masaya mo na yan. Picture lang yung nakawa ng ngiti mo. Ayaw ka lang, Nay. Distributor na... Ah, Nay, ito mo nakakatawa? Masaya mo, Nay! Masaya dito, di ba, Nay? Saka yung kapatera, Nay? Ha? Pasig po, pasig po. Masaya dito, Nay, no? Ang trabaho ni Nay? Oh, ito po, saya-saya po, wala ka ba trabaho? Wala po! Ay! Tama po, mga anak yung tatrabaho na? Wala ka! Wala ka! Wala ka na mabuhay, malibas ka huwag nga. Hindi mo, kasi alam namin, walang pera. Kasi ano ang importante sa buhay ng tao, hindi naman pera eh. Ang importante sa buhay ng tao ay maging masaya. Kaya yung ibang tao, nagiging masaya sila pag maraming pera. Ay, di ba? Masaya ka? O, hindi mo rin sa akin. Ang akin talaga dito. Ingat na yan. Ingat ha. Ingat. Ingat talaga. Masaya dito. Ano lumata ka? Sabi mo niya. Okay, talaga. Uy, pakalmahin niya yan. Marami nang naka-atake. Kagamit ng lipin. Lips ka sila. Okay. Negosyo, negosyo. Negosyo siya. Ano oras na ba? Tapos ako eh. Ano oras yan? Ha? Maaga pa! Ha? Maaga pa! Ano ang sakay ka, ha? 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 O, 9 p.m. na! O, tapos na ako, 10 minutes. Ay! Isipin niyo po, isipin niyo po, ha? Come to think of it. Nagbayad ka ng 6,980, ang nakuha mong produkto ay 14,700. May mga benepisyo ka pang kapalit. Tanong, bawi o bawi? Bawi! Okay, emotion tayo. Marami pang marami pa paano pwede kumita sa Inbo One. Number one, pwede kang mag-reselling. Walang kota. Ha, yung magbenta-benta. Ako tutunod ko lang, ayoko talaga magbenta-benta. Kasi bakit? Number one, siyempre, ayoko kasi medyo mahihain din akong tao. Pinaglalabanan ko lang itong mga ganitong panahon. Okay? Paano pwede mag-reselling? Natatandaan niyo po yung 25% discount? Ang ginagawa ko po, pinapabenta ko yung product. Makinig ha? Hindi ako nagbibenta-benta, pero kumikita pa rin ako. Bakit? Pinapabenta ko po yung product. Sa mga nagbibenta, binibigay ko po 15%. Sa akin na distributor, 10%. Pag may kamag-anak ka, ibigay mo 20%. Sa iyo, 5%. Kamag-anak mo naman, nagbenta. May kaaway ka, ibigay mo 1%. Sa iyo, 24%. Nakabenta ka na, nakaganti ka pa. Ganti-ganti na lang. Tama? In other
words, ikaw ang pangalan maglaro ng 25% discount, hindi ka pakikialaman ng kumpanya. And number two, direct referral bonus na 500 pesos. Okay, tanong. Kamag-anak, kamay kumpay, kapitpay, kapalagay ng klase. Tanong po, marami po ba yung case sa buhay o konti? Marami! Nayo, hinga lang, nayo, hinga na, hinga na. Ay, okay na lang po. Sa'yo pa na yun. Distributor na kumain, di ba? Dini? Wala na kayo dyan. Okay. Ang gagawin nyo lang po. Okay, ang gagawin nyo po mag-i-invite o mag-deliver. Pag-uulit nga po. Mag-i-invite. Maganda po yan. Kunwari po nag-invite kayo ng 10 tao. Yung 10 tao na yan, inupo mo dyan. Hindi po kayong papaliwanag, gamit na kapaliwanag para sa inyo. Yung 10 tao na yan, inupo mo dyan, napaliwanagan. Yung 10 tao na yan, bumili ng tigil isang package. Ikaw na nag-refer o ikaw na nag-invite ay 500 pesos each to 5,000. Ha, huwag mo papaliwanag. Kasi bakit? Bago ka lang eh. Ako maganda yung inglober, may kalabasa, may hookah, may mag-book. Ano ito pinakagay? Hindi ka naman ito. Okay. Sumunod, ginanahan ka. Galing! Kaya wala. May waiver, wala akong tao. Ang kumpanya at in-globe at ang mga board of directors ay walang kinalaman kung ano mang mangyari sa iyo. Kunwari, nag-ibita po kayo ng 30 tao. Yung 30 tao na yan, inupo mo dyan. You don't have to explain. May tagapaliwanag. Everyday may tagapaliwanag. Yung 30 tao na yan, inupo mo dyan. Lahat sila bumili ng tigil isang package. Ikaw na nag-refer o ikaw na nag-invite, 500 pesos each. O 50,000. At orin yung inimbita ko, bumili, may 500. E paano po yung inimbita ko ay hindi bumili? O di wala. Ano naman ko napakot kung paliwanag ko ha, o. Alright? Alam niyo po ba ang dalawang tao lang ang kukumpitahin? Nay, may dalawang tao ang kakilala. Dalawa na po. Te, may dalawang tao ang kakilala. Uy, dalawang tao. Ne, may dalawang tao. Ano condition mo ne? Ha? Kapagpangan eh! Ah, kapagpangan! Kasan pa nung antay ka yun eh! Ngayon ka eh! Kinisili! Okay! Dalawa lang ang kukumpitahin. Ilan ang kukumpitahin? Dalawa! Dalawa lang! Gagawa ka ng grupo sa kaliwa at grupo sa kanan. Oh, let me illustrate para mas lalo niyo makikindihan. Napakadali ng tawag nito yan. Ikaw to! Kinumpita mo si Cardo! Ah, pag distributor ka at tumatawa ka, ibig sabihin na manonood ka pa ng TV. Hindi ka pa humahataw. Bakit hindi mo ito kilala? Tama? Yes! Nakakrento lang. Ikaw to, kinupinda mo si Cardo dyan. Ako ang paliwanag. Hindi ka mapapaliwanag. Ako ang tagapaliwanag mo. Kinupinda ko si Cardo bumili ng package, ikaw na nagkumpida, 500 ka. Kinupinda mo ang pangalawa mong kakilala, sino si Jackie? Si Jackie, kinumbida mo dyan. Kinumbida mo dyan si Jackie. Ako ang nagpaliwanag. Si Jackie bumili ng package kasi gusto magnegosyo. Ikaw na nagkumbida, 500 ka. Ganun lang kasi eh. At okay, hindi lang dalawa ang kakilala ko. May pangatlo akong kakilala. It's okay. Kinumbida mo ang pangatlo mong kakilala. Sino? Si Lino. Si Lino, kinumbida mo dyan. Ako ang paliwanag. Hindi ka mapaliwanag kahit anong mangyari. Kahit sunugin ang bahay mo, huwag ka mapaliwanag. Si Lino, kinumbida mo dyan, bumili ng package. Ikaw na nagkumbida, 500 pesos. Naiintindihan? Yes! Yan lang kasi, basta nakukumpita, bumili ng inumina mo, may 500 ka. Okay, sumunod. Si Cardo, inimpita si A. Si A bumili ng package. Kayo ng 500? Yes. Cardo, kasi siya yung nagkumbida. Okay, si Lino, kinumbida si B and si bumili ng package. Yes, kanina 1,000? Lino. Kay Lino. Kasi si Jackie ang nagkumbida kay PNA, natural, si Jackie ang may 1,000. Maintindihan niyo po? Yes! Okay, sumunod. Mabilisan tayo. Unit level. Sa bawat pamimili ng first level mo ng produkto, pang personal na nagamit o benta-benta, kahit wala kang ginawa, si Jackie, si Cardo, si Lino, namili ng mga produkto na AIM Global, kunyari worth 100,000 pesos, kahit wala kang ginawa, may 10% ka sa pamimili ni Lino, Cardo, at Jackie.
Kaya hindi mo pwede sabihin na, attorney, hindi ako magaling magbenta, hindi ako magaling magpaliwanag, it's okay, why? Pag itong tatlo na ito ay namili kayo, hindi ka magaling magpaliwanag, meron ng 10% sa pinamili nila. Sumunod, meron ng 5% sa second ko ang 10th level mo. Simple na paliwanag eh. Kasi hindi ka magaling magbenta, pero i-turn out pala na may mga nagkumbina sa iyo magaling pala magbenta, kahit wala kang ginagawa, nasa opisina, nagtalakwa, siya may sakit, nasa eskulahan, pag wala kayo ikuha, kikita ka pala sa iyo. Yeah. Paliwanag! Yeah. Third step, again, positioning. Sa bawang pang silver executive ka, may 10% ka sa pinamili package at product. 20%, 30% pang gold and gold logo ng ambassador. Tanong nyo siya ng kumpito sa inyo para sa detalyado ng paliwanag nito. Paliwanag! Yes! Okay, dito susunod kayo papaliwanag, dito yung malaking kitaan. Dito na yung 600,000 pesos per month. Kaya dapat hindi ka na matutulog. At para makasigurado ako na nakikinig ka, magsitayin muna ang lahat, Umarap lahat dito, Hawakan mo yung balikat ng nasa harapan mo, at masahihin mo. Masahe. Masahe, hindi, ha? Masahe. Ayun na, sarap. Masahe. Para makabawi naman, about this. Masahe. Okay. Masyupo na lahat. Okay. Ay, grabe. Okay, listen. Ito na yung malaking kitaan sa InGlobal. Sabi sa marketing plan ng InGlobal, babayaran ka rin ng 1,000 pag nagpares yung kaliwa at kanan ng grupo mo. Okay? Dito na kumikita malaking 600,000 pesos per month and 20,000 pesos per day. Pag nagpares daw yung kaliwa at yung kanan ng grupo mo, may bonus na parang na 1,500. Ano ibig sabihin ng bonus? Aside from yung mga naunang kitaan. Okay, ganito ang nangyari sa grupo mo. Hindi kailangan pantay, ayon sa marketing plan ng AIM Global. Hindi kailangan pantay at hindi kailangan sabay sumali. Okay, Cardo at Jackie, tanong, pares hindi? Pares! Dahil pares, si Cardo ay nasa kaliwa, si Jackie nasa kanan. Dahil pares yan, 1,000 ka. Kaliwa ka ng pares, 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 1,000 ka. Sumagutan, meron ka 7,000. Hindi ka na nakabenta. Nakita na mong pinag kaliwa at kanan. Naintindihan? Yes. Nasa opisina, nasa bahay, naglalakwa dyan may sakit. Nasa mall ka lang. Pag nakita na mong pinag na may kaliwa pumasok at kaliwa at kanan, siya na mismo magpapares. Okay, let me illustrate further. Kunwari ikaw po nandito sa Pasig, sa Ortigas, kumikita ka ng 30,000. Yung nasa baba mo si Juan, taga Cebu, kumikita ng 20,000. Tanong, ikaw to, si Juan ay nabalitaan mo kumikita ng 20,000. Pwede mo ba tawagan si Juan sa Cebu? Uy, Juan, kumikita ka na lang ng 20,000. Huminto ka na. Makapahinto mo? Hindi, sagsangin ka yan. Kumikita na, hindi ba naman pigilan? Siyempre, ang goal ni Juan ay magpalaki din ng kaliwa at kanan. Di ba yun ang usapan? Yes. Siyempre si Juan may sariling kaliwa at kanan. May sariling siyang kaibigan ng klase ng elementary, nung high school, nung college. Siyempre may maraming tao sa kaliwa si Juan, maraming tao sa kanan si Juan, maraming siyang 1,000. Sa kabila naman, sa kabila si Pedro taga Saudi, kumikita ng 30,000. Gusto niyang bumili ng barko, mapipigil mo? Yes. Hindi mo siya mapipigil. Bakit? Mas mataas ang pangarap ni Pedro. Kung si Juan gusto makabili ng kotse sa InGlobal, si Pedro gusto bumili ng barko. At ano niyo kung bakit hindi mapipigilin ng to? Bakit? Bibili pa ng dagat yan. Walang dagat ng Saudi. Ano gamitin ang barko? Maliwanag! Siyempre, ang goal ni Pedro ay magpalaki ng kaliwa at kanan. Listen, ang negosyo ng InGlobal ay magpalaki ng kaliwa at kanan grupo. Bakit malaki ang kita mo? Kasi malaki ang kaliwa at kanan grupo mo. Bakit maliit ang kita mo? Kasi maliit pa ang kaliwa at kanan grupo mo. Bakit walang kinikita? Kasi wala kang kaliwa at kanan grupo. Tama. Simple paliwanag. So ang negosyo pala ng InGlobal ay magpalaki ng kaliwa at kanan grupo. Gano'ng kakabilis mong palaki ng kaliwa at kanan? Depende sa'yo. Sa'yo pa natanong ka mamaya, saan na naman galing? Gabi na naman. Ayun na, maganda yung pinaliwanan sa akin. Ano yun? Papalaki ng kaliwa at kanan. Ano yun? Siyempre, maraming kaliwa, maraming kanan, maraming 1,000 si Pedro. Maliwanag! Okay. Oh, ito. Ikaw to. Hindi mo na alam eh. Kung saan pumupunta-punta eh.
Tama? Tama? Yes! Ito ba kayo? Diba? Posible ba? Nandito ko sa Pasig. Posible ba na pumunta sa ibang ibang lugar na ito? Pumunta sa Ilocos, Batangas, Davao, Cebu, Union. Is it possible? Posible? Yes! Number two, possibility. Posible ba na hindi mo nakakilala yung mga tao nandito sa kabila? Yes! Oo, kasi baka isa lang nakakilala mo eh. Baka si Cardo lang ang kakilala mo eh. Kaya si Cardo maraming nakilala eh. Kasi sabihin mo na, kung hindi mo, hindi lang ang kakilala mo. It's okay. Baka yung isa mo kakilala, mas maraming kakilala kaysa sa'yo. Imposible, hindi mo ito kakilala. Sa kabila naman, nandito ka sa Pasig, pumunta na. Gagaling ng online-online ngayon eh. Posible na ba na pumunta sa iba't ibang lugar? Pumunta na sa ibang countries? Pumunta na sa Italy? Pumunta sa Africa, Japan, Saudi? Yes! Yeah. Hong Kong, is it possible? Yes! Hong Kong! Posible ba na hindi mo nakakilala yung nasa kanan mo? Yes! Tapos tingnan niyo po ha, nandito ka sa Pasig, maraming tao ka sa kaliwa, maraming tao ka sa kanan. Nandito ka sa Pasig, maraming tanong, maraming pares o konti? Maraming! Maraming pares, maraming kang 1,000. Nasa opisina, nasa bahay, nalakuha ka may sakit. Pag nakita ng computer, 1,000, saan mo mga pares? Computerized? Bawal na mag-isip? Paano mo po? Huwag ka na mag-isip. Kaya baka dahil hindi kayo mayaman, kasi ang dami mong isip. Kasi mag-isip eh. Ayun mo, hindi mo tumito. Kahit na may sakit kayo, 1,000 pa rin. Hindi na nangyari sa video ba? O, sa opisina mo na, ne, sa opisina mo, hindi ka pumasok, may kita wala, ubos na ang lid. Wala na. Tindahan, may sarap, nagsara yung tindahan, wala kang kita. Sa Inglobal, kahit may sakit na, sa bahay na dalawa, tsaka kaya ano mo, 1,000 o! Dito ako nakikita ka ng 200,000. Ang good news, ang kita ko sa inyo, huwag pwede ipamana. Maghirap ka na, huwag lang yung mga maiiwan mo. Kumikita ka ng 200,000, namatay ka, yung mga naiiwan mo nakangiti. Bakit? Patali ka na! Ano talaga, oh. Positive na positive si naman. Okay, oh, may computer. Sugurad, bakit 20,000 pesos per day? Kasi kada araw hanggang 20 na pares. 10 sa umaga, 10 sa gabi, kaya 20,000. Maliwanag? Yes! Go! Yes! O, tangay, bago ko matapos, dalawa lang ang kaliwa. Bakit madali lang ang kausap? Basta ang negosyo ng AIM Global, papalakihin ang kaliwa at kanang grupo, paano lalaki, mag-i-invite ka, magre-refer ka, mag-aaral ka, syempre. Ano mang negosyo na hindi mo inaral, hindi ka rin magtatagumpay. Maganda yung produkto, maraming natatanong, pwedeng Facebook, kamitin, ang dali. Naintindihan? Yes! Ako maintindihan. Nako ko magtapos. Guess ka ba? Guess? Guess ka? Tanong, ano trabaho mo? Ha? Janitorian. Ano? Janitorian. Janitorian? Don't you be proud? Kasi sa Inno, walang janitor, walang abogado, pantay tayo? Yes! Kalabas, talagang sisinuhin ka. Sa Inno mo wala. Hindi, tanong. Gusto mo kumita? Naintindihan mo yung pinaliwanan ko? Matanong kita ha? Matanong kita. Naintindihan mo, pinaliwanan ko? Okay, gusto o hindi gusto? Gusto? Boss, guess ka hindi? Guess? Saan galing? Ganyan siya, bakit? Guardya ka, pero hindi ka ba distributor? Okay, naiintindihan niyo po yung paliwanan ko? Oh, okay, guys, smart na nalang po. Sir, tanong niyo po kita, tapatan. Sir, gusto o hindi gusto? Gusto po. Gusto. Sino bang guest dito? Ikaw, guest ka? Sino bang guest dito? Nanay. Okay. Nanay! Para pa sirang ka ng bike kay nanay. Nay! Nay, sa tanong, sa sagot, gusto o hindi gusto? Ikaw, Iho, guess ka? Na anong trabaho mo? Crew ko ng Jollibee. Crew ka ng Jollibee? Ilang taong ka bago maging manager ng Jollibee? Hindi, mangyayari, no? Okay, tanongin kita. Nandindi mo yung paliwanag ko? Sino nang kumita sa'yo? Okay. Nandindi mo yung paliwanag ko? Tapatan tayo, gusto mo, hindi gusto in global. Gusto mo siya pa? Yon! Eh? Kumini! Ito yung paliwanag ko?
Maganda mo, oh, parang modelo. Tama na, hindi yan mo. Magpapalaki lang kaliwa at kaliwa. Ang tanong gusto mo o hindi mo gusto ang name ba? Ako, gusto mo? Sino bang may guess pa dito? Wala? Ikaw guess ka? Ano ang trabaho mo? Nasaan ka na nangyari ang trabaho? Dati ka, anong pinag-aralan? Grade 10 na lang ako. Grade 12? 10? Ha? 10? Sundin ko ka? Isipin mo naman kung ma-exposan ni Gozo yung grade 10? Ang masakit na katotohanan ayon sa jobstreet.com 2018, walang naghihintay na trabaho sa mga K-12 na graduate. Just because the company is not yet ready to hire them. Hindi mo yung perwanan ko. Kasi, yung 3,999, kaya ba yun? Hindi. Kaya. Yeah, ito na muna. Gusto mo ba o hindi gusto ang Global? Isa. Sinong ayaw? Gusto mo ba sabi nyo ayaw eh? Pero nalang gusto? Hindi ako mag-guess, hindi. Sino pa dito ang panauhin? Sino pa? Wala ka! Ikaw panauhin ka! Matagal ka lang umaatin! Ano ito ba ang kulang? Gusto o hindi gusto? Gusto ang gusto ko. Gusto ko. Wala na talaga! Yung ayaw! Ayaw! Ha? Nanay! Ramdam ko! Ikaw ang hinahanap ko na ayaw! Anong naintindihan niyo po? Pinaliwanag ko! Hindi ah. Eh. Maganda yung produkto. Pwede magandang tanong. Anong pinagkakatulahan niyo, Mari? Wala pa. Sa kayo po, wala pa. Bakit po? Kayo po pala pinag-abroad, nagkahanap ng trabaho. Ano pong pakalan niyo, Mari? Po, galing niyo pong abroad. Alam kong galing po. Aroran ka nalang nag-abroad sa formahan niyo. Lagi kayong abroad. Sa sampung country kayo. Marami po kayo. Saan po kayo yung nanggaling na lulay? Ha? Sa Manila. Pero dati nag-abroad kayo dati? Ha? Saudi. Balak niyo pa po bang umalis? So punta sa Saudi. Karo lang sa Saudi. Pasyado. Pero kung sino ang negosyo na yun? Kaya na kayo dito. Nasawa ko kayo? Hello. Alam mo sa mga nag-abroad? Nasaan yung life? Mananawagan ako sa mga OFW na distributor na ng Global. Galingan niyo po ang In Global, seryosohin niyo po. Yes. Sa mga hindi pa po, distributor, wala pa. Manatawagan pa lang eh. Sa mga distributor po ng In Global na nasa abroad, galingan niyo na po ang In Global. Sa hindi pa po distributor ng In Global, sumali na po kayo, lalo na po nasa abroad. Kasi isa lang po ang sinasabi ko, kayo po mga nasa abroad, pwede pong ipadala ang pera sa pamilya, pero hindi mo mapapadala ang pagmamahal sa pamilya. Ang pera mo, ang pera na talaga! Ang papalanan mo na rin yun eh! Mga magkano ka na? 20,000? 30,000? Kaya galingan yung mga OFW!
galingan nyo, naku Diyos ko! 22,000? Magkakahiwalay pa? Eh, hindi mo sila masisi. Bakit? Nung umalis siguro sila, walang makita mo pagkakakita sa Pilipinas. Noon yun! Pero ngayon, may alliance and motion program! Okay. O gusto ko, may tanong. Atong gusto ko yan, kaya lang may tanong ako. Basta ako lang, para complete na. Atong gusto ko yan, kaya lang ang tanong ko dyan, legal ba yan? Atong legal ba yan? Kaya nga may abogado na nandito, nakatayo, para sabihin na ang alliance and motion program ay legal! Talino ko pa sa abogado. At hindi, parang illegal yan. Parang isang abogado. Abogado. At hindi, gusto ko yan. Kaya lang, hindi mo yung linya. Kasi hindi mo yung linya eh. Diba, hindi niya ko ba ito? Diba, ang linya ko eh. Kaya lang, hindi mo nga ito linya, pero kaya patuloy ng buhay ng pamilya mo. Kaya hindi mo linya yun. Wala ka, linya-linya na yun. Marami nyo yung pabago ng linya eh. Mga doktor, nag-nurse na. Teacher, nag-i-care-giver sa abroad. Nagpupunan sa mga print na matatanda, pero sarili point ng mga magulang, di mapunasan. Nag-judo sa abroad eh. Pero sarili ng anak, hindi ma-tuturan. Pag laki adik, 16 puntis, nasaan? Sa abroad. Hindi mo tuloy niya? Nag-awi yung kapitbahay ko dahil sa linya eh. Nag-awi yun, nabalita ako na gawal. Hindi ako tismo sa tao mo. Sabi ng babae, ha, pakiayos naman ng bumilya? Sa mga kailangan, kihaler, electrician pa ako, hindi mo yung linya. Hindi tuloy niya eh. Yung tubo, pakiayos. Haler, tubero ba ako? Hindi mo yung linya. Yung ang talent, ako mahulog sa mga bata. Sumunod yung lalaki. Haler, karpentero ba ako? Hindi mo yung linya. Kumansin yung lalaki. After 2 hours, may dumang batang-batang lalaki. Matitipuno ang mga bisig, katulad ko ba? Sabi ng babae, mga, Ben, baro na ka makaayos ang bumbilya, ha? Dahil na natulog ng tubig. Sumunod yung lalaki, kaya-kaya ko po yan. Ako, mga mahal niya, kulang kami sa budget. Ay, hindi po. Mamimilin lang po kayo sa dalawa. Number one, kung ipagbibit po ako ng cake, o number two, magsisex tayo. Palinayos, bumbilya, hagdato ko ng tubig. After 5 hours, dumating yung asawa lalaki, aayusin na siguro. Siguro lumamig na yung ulo, aayusin na. Okay ba yung bumbilya? Okay din bumbilya, hagdato ko ng tubig. Sabi ng babae, pinaayos ko. Sabi ng asawa, ay mga mahala, dalawa, marami yan, punta sa budget. Ay hindi, pinapili lang ko sa dalawa. Ano pagbibili yan? Number one, kung ipagbibig ko siya ng cake, o number two, magsisex kami. Sumukin yung lalaki, ay di yung pinagbay, pinagbay mo ng cake, sumukin yung babae, haler, baker pa ako, hindi ko nalilig na. Mas malaki ang nakikita ko sa inyo sa labas bilang abogado. Pero binaba ko lang yung pride ko
aking global. Baka hindi kayo, hindi nga mas mataas ang pinag-aralan nyo sa akin eh. Baka wala nga kayong kinikita eh. Ba't parang mas mataas pa ang pride ko kaysa sa akin? Tinan mo? Oh, mas! Masak na! At ang gusto ko lang, Ella, nauna na kayo eh! Eh, tigas kasi ng ulo mo, tayo na kayo hihihita eh!
ipagpatuloy mo for additional 2 years, wala ka pa rin pera. Kasi wala na bago. Dahil na bago ang buhay, dahil may gagawin bago. If you always do, 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 I am this. Nangutang. Alam mo naman, gustuhin mo lang. Attorney, parang hindi mo gusto. Pilitin mo yung sarili mo. Gustuhin mo lang. Eh marami kang ginugusto, yumaman ka ba? Gusto mo mag-empleyado, yumaman ka ba? Gusto mo matay ng sari-sari doon, yumaman ka ba? O, ito, hindi mo gusto? Gustuhin mo. Asawa mo nga, gusto ba? Kahit anong sarap na pagkain, pag hindi mo tinipad, yung man lamang masarap. Yes! Gustuhin, sumubok. O yung asawa ko, sumubok, sa networking. O, ano nangyari? Ang dami sa sabi. After 6 months na ginawa niya yung networking, yung asawa ko, binilay ako ng BMW na konti. Sabi sa akin, ito, regalo ko sa'yo, kita natin sa networking. Naniniwala ka naman sa networking. Anong sabi ko? Teka sa ulo ko eh. Tsamba lang yan. Ano ba? After 8 months, binilay ako sa talisman. Oh, pangalawang sasakyan, sales fan. Naniniwala ka sa networking? Pangalawang taong namin sa network marketing, binala niya ako ng top of the line Toyota Fortuner. Tatlong sasakyan, sa loob lang ng 2 taon. Sabi sa akin, naniniwala ka sa networking? Anong sagot ko? Matagal na. Rico, sales fan. Oh, sports car. Ang halaga ng kotse, ang sports car, 4 na kotse. Parang susi, bulungan mo na lang bukas, bubukas. Ikaw ulit, bulungan mo na lang bukas, bubukas. Masok sa ito, tubig sa ito ulit. Ano mo lang ano? Tama? Boy! O nakakami-kami na ako. Yan ako! O naman nakakami-kami? O sinabi ko nakakami-kami nagbabakasyon. Saka nakakami sa Starbucks lang. Kaya lang yung Starbucks, nasa Hollywood, California. Ako nagkakapi-kapi. Sa Japan, ako nagkakapi-kapi. Saan pa? Sa South Korea. Saan pa ako nagkakapi-kapi? Sa Spain. Saan pa? Sa France. Saan pa? Sa Italy. Hindi ako nagkakapi-kapi. Talo ko pa ng mako, layo na napuntahan. Ano, sa Mediterranean Sea. Saan pa? Sa Rome, Italy. Sa Athens, Greece. Saan pa ako nagkakapi-kapi? Sa Santorini, Greece. Hindi ako nagkakapi-kapi. Pwede na? Ang dami ko kapi-kapi. Tigas pa ng ulo mo. Ano? Yung nakikita ko ngayong resulta, ito yung, ikaw yung 5 years from now. Ganyan-ganyan ako ng opo. Ayun yung nakarapin namin. At ako yung future nyo. Yes! Wala ba? Ginawalan ko pa sa LinkedIn. Ginawalan ko pa sa LinkedIn. Sumali ko sa Improvan. After 6 months, nakabili ako ng 4th Raptor. Pwede na? Saan ko na kinikita ko sa Improval? July, 609,000. Pwede na? Yes! August, ang kinikita ko, 644,000. Pwede na? Yes! Dalawang buwan ko sa Improval, 1.2 million! Doing Improval part-time. Mas mahiya ka kung full-time ka. Eh, busy po tao eh. Eh, nakita ko maganda talaga ito. Hindi naman ako nilihat dito kung hindi ko maganda. Ano ko pungon? Sinabi mo, hindi mo ito kaya, you are right. Hindi mo ito kaya. Pag sinabi kaya mo, you are right again. Kasi ang pagyaman na nagsisimula sa paniniwala na yayaman ka. Amen! Ano yung sarili mo? Naniniwala ka ba na yayaman ka? Yes! Naniniwala ka ba na yayaman ka? Yes! Pag-uwiyan ka ng activity, experiment, last na to. Sasabihin mo sa 10 tao na nandito, sa loob ng 10 segundo, nayayaman ka. Ganyan ka? 10 tao, 10 segundo, sasabihin mo na yayaman ka. Pag hindi mo nagawa, yun mo, kalima-lima lang ito, tapos tayo eh. Pag hindi mo nagawa, ang 10 tao sa loob ng 10 segundo, hindi kaya yaman. Are you ready? Yes! Ay, una, alas dos, alas tres, go! Sumala!
alas dos, alas tres, go! Akala ko po ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo maging abogado. Nung bata pa po ako, akala ko ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo maging abogado. Mali po pala ako. Ang pinakamagandang trabaho po pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao.